maganda na yung panahon ngayon at yan ang gusto ng mga magsasaka, buhulan, aataw. Hindi alam na ano na ito is pwedeng maging pagkain. One or two decades, merong outbreak sa baboy ang campaign niya, lalo sa mga kabataan. Para mas makakampaign tayo ng pag-aalaga ng isda. Pag-aalaga natin, pag-uusapan po natin ang mga negosyong pangkabataan. Magandang araw po. Ako po si Amy Boyko at ito po ang Mag-Agree na Tayo. Kasama ko po ngayon ang dalawang batikang doktor, Dr. Cora Occidental at Dr. Sosie De Leon. Dok, kamusta po? Ayos naman at sa awa ng Diyos ay nakakaraos tayo kahit na may mga konting problema. Pero nakakalibang ang pumasok sa agrikultura. Nakakatuwa. Oh. Yes, kumusta din kayo? Magandang hapon po sa lahat. Magandang hapon sa inyo. Masaya akong makita ang maganda at gwapo ninyong mukha ngayong hapon na to. Sir, ano po bang balita? Wala, ganun pa din eh. Tuloy-tuloy pa yung mga tawid-dagat dahil apos ng mga baboy dito sa atin. Mm-hmm. At nakakawoy nga, parang sobrang taas ng karne sa palengke. Sa merkado, no? Dahil tumaas, hindi naman gano'ng ma-afford ng ibang tao, kaya parang ang nangyayari ngayon, tumutumal naman ang mga meat shops. Yun ang nagiging problema. Pero ayos lang yan, dahil kulang nga yung baboy dito sa Luzon, kaya babalansi yan sa tagal ng panahon. Ngayong umaga po, sir, parang nabalitaan ko na naglalagay ng price control watch ang Department of Agriculture dahil para namang hindi nila masyadong nauunawaan na kaya nagtataas ang presyo ng baboy, talaga namang nagkaroon ng kakulangan sa produksyon, di po ba, sir? Yes, tama ka. Dahil kahit tayo kumukuha ng tawid-dagat, syempre, yung mga farmer naman dyan sa Visayas at Mindanao, ay may cost din yun. During transport, gagastos din sila ng either by sea or by land. At the same time, may mga mortality din dyan on the way to the shipment. Kaya i-add on ng mga seller yan dito sa Luzon. Ganon. Siguro po, maganda. Hayaan na lang muna nila na mangilan-ngilan na lang yung nagtitinda ng baboy, hindi pa nila pabayaan. Ang sa akin, katulad ngayong hapon, meron tayong guest na magtutulong sa ating mag-explore ng mga alternate para sa, di na, habang na meron lang tayong vacation time sa pagbababuyan. Di po ba, sir? Kesa pinagtatalusan. Amy, na-meet mo na ba yan? Amy, itong ating bisita o first time mo siya makikita? Dok, first time. Ako. Kaya po excited po ako kasi yun, nasabi nga ni Dok Cora, alternative. Nung mga nakaraang panahon na nag-shoot tayo, puro alternative po sa baboy, sa palay ang ating kinukuha. Kasi ang linya po ng agrikultura napakalawak. Yun naman po ang masasabi ko. Kaya marami pong opportunidad para po sa ating mga kababayan. Okay. Ayun. Kahapon, balita ko nung mga nakaraang araw, marami tayong mga guest farmer mula naman sa Gulayan. Usapang kami ng mga nakaraang araw, kaya alam mo, sabi nga namin, napaka-positive kasi maganda po ang presyo ng mga gulay ngayong panahon. Oo nga. Actually, nung isang araw, nag-uusap kami mag-asawa, sabi ko, Mami, ang ganda palang mag-alaga ng mga halaman, talong, ganyan-ganyan. Tsaka parang nag-inspiration yung talong sa atin. Kako tayo, nagkakaproblema sa farm. Parang talong din na binagyo. Pero pagkatapos palang bagyuhin yung talong, umuunat uli at namumunga uli. Bumabalik uli sa kanyang sigla. Sana ganoon din ang mga farmer natin.
So yun ang ibig sabihin, no? Pwedeng maging inspirasyon ang mga talong na kahit nadaanan ng bagyo, buhay pa rin. Actually, sir, gusto ko nga nating i-share sa inyo na unang pinagkaguluhan na ginawang alternatibo ng ating mga kasamahan ay ang layer farming. And ito namang nakaraang linggo, parang ang bilis din nilang dumami. Dumami rin ang production ng itlog, which is good para sa mga consumers. Eh, nagdadaingan naman din yung iba kasi pumasok sila, bumababa naman ang presyo ng itlog. Ganon nga. Alam mo, sa industriya, kahit na anong commodity, pag dumami, supply and demand eh. Diba? Uh-huh. I mean, yan naman yung nangyayari. Talagang bababa. Pero pag kukunti naman, tataas naman ang presyo. Yun nga po yung sabi nung isang nakausap natin. Maganda po kung meron tayong mapping para po makokontrol sino ba yung mga nagtanim o sino ba yung mga nag-alaga ng manok o masyado nang madami, iba naman, di ba? So maganda yan kung magagawa niya ng paraan ng ating gobyerno na meron magmo-monitor para lahat po aasenso, lahat kikita, di ba? Tama. Doktora Cora, pinabanggit mo parang ibang alternative for the source of protein dahil parang kumukonti ang baboy. Sa iyong karanasan, sa iyong mga napupulot na balita, ano ba ang ibang alternatibong substitute besides doon sa pork? Nako, sir, ganda ng tanong ninyo. Nag-iisip na ako kung paano i-introduce itong magandang topic na to. Pinag-uusapan natin na ang bilis mag-flood ng isang alternatibo nga, yung layer farming. Etong isang nakumbida ni Miss Amy na kadiskusyon natin ngayong hapon, meron siyang isang napakagandang alternatibo. Ewan ko po, sir, kung gagayahin o dadami agad. Maganda sa industriya kung dadami agad. Pero tingnan natin. Excited po ako ngayong hapon. Sige. Kayo magpakilala. Bahala na kayong dalawang babae kung sino magpapakilala sa resource person natin. Bahala kayo. Sige. Mamaya po yan. Pero Doc, ito. Kasi alam ko yun naman, mahilig ang kumain. Aha. Anong luto ba ng kambing ang paborito mo? Ako? Oh. Hindi ako ganong kumakain ng kambing. Excuse me. Ako'y manginginom. Oh. Manginginom ako. Pero yung kamo, yung kambing tapos with kanin, hindi. Morong pulutan ako. Pulutan? Oh. Pwede akong kaldereta, pwede akong adobo. Ayan. Pero pag medyo may bago umuwi, kinakailangan may papaitan ako. Papaitan. Yun ang masarap. Yun ang dito masarap. Dito po kasi sa amin, talagang dinadayo ang mga kainan dito na merong kambingan ng sahog. Sarap po dyan, kapukan. Yun nga sabi ni Doc, kasi paborito ko kasi dyan yung kaldereta. Amy! Ilawin din. Inuulam nyo ba? Kasi sabi nga ni Doc Sosi, pinupulutan yan sa Bulacan. Oh, okay. Kayo ba sa Nueva Ecija, inuulam nyo ba yan? Ito po, inuulam. Amy, naisa-serve yan, let's say, lunch or dinner sa ordinaryong sa bahay, gano'n? Yes po. Okay. Bahay, okay. Karinderya, meron po dito, dinadayo po talaga ang mga kainan dito ng kambing. Kasi, kung iisipin po, marami pong nagkakambing dito eh. Tapos, poor cattle po talaga sila. At masarap. Masarap siya. masarap. Kung ganun, sir, ang potential nitong ating bagong guys, ang potential market nito, edi malaki pa. Kasi, isipin mo, Bulacan, Manila, hindi siya inuulam, hindi siya, edi kung matututo na natin ang mga lutuin, masasarap. Di, madali ang gaganong market. Ang ulam sa inyo. Naku, wala pala nalaman yan. Wala may inuulam. Amy, Cora, baka mas matanda ako sa inyo, no? Hindi nyo ba alam nung unang panahon, hindi rin ganong mabili ang kambing? Talagang persistent ang mga goat raiser farmer na continuously in-advertise nila hanggang ngayon. Ngayon kulang eh. Alam nyo ba na consumption ano ba tawag sa what? Per sa capita, sir? Hindi, sa kanila. Chibon, tama. Chibon. Chibon. Chibon, oh.
almost sa isang taon, ang bawat isang tao na Pilipino na nakakatikim lang ng kulang sa 3 kilo ng kambing, ha, ng karne ng kambing. Ganyan ka konti. Ah, ganun. Meaning to say, baka hindi mo nabilang yun nandito. Meaning to say, ganun pakalaki ang potential. Hindi nga, eh, bakang lahat North Luzon lang yung ano, in-average pa yun. Baka sa amin lang yung binilang. Hindi. Ako dito nga. Kasi talaga dinadayo po ang kambingan. Kami po, meron kami maliit na kainan dito. Lagi po kami tinatanong, may kambing po ba sa inyo? Pero kami po kasi, hindi kami nagluluto personally. Bumibili lang kami ng pagkain na yun sa mga kilala na namin mga kainan. Yun. Hindi kasi nabanggit yun ang korte ng magulang ko, kaya hindi namin pinasok. Alam mo, nabanggit mo yung bumibili. Amy, ako, sasabihin ko doon sa kansang kamag-anakan, malapit doon sa kambingan, ano? Konting gano'n, napakamahal ah. Pero sulit ka, napakasarap. Opo, masarap. Oo. Kaya pero hindi sanay eh, hindi lang sanay kainin. Opo. Kasi yung sabi sa amin po, maanggo daw. Maanggo. Oo, Dok. So, yun may amoy. Na. Eh, yun naman ang gusto ko. Medyo naiiba. Natin sa totoo lang, hindi naman sobre. Ang nakakapagpaka. May taste ng kwan. Masarap din yun. May aftertaste. Ang nakakapagpaka, yung isa sa pinaka-famous na goat delicacy, yung papaitan, kung tutuusin, mas... I don't know, sir, kung paano nila pinapalinis. Kasi, di ba, sir, yung ano ba yung laman spleen? Loob. Laman loob. Yun pa yung didikdikin nila para maging sabaw eh. Mas maamoy yun. Updo, tsaka yung kasama din sa yun talaga ginagawa ng pait eh. Yun. Ayan, nagkagutuman na naman po kami dito sa akin. Yun na naman, gutom na naman tayo. Pero... yan po, pag-uusapan po natin ang kambing sa aming pagbabalik. Dito yan sa Mag-Agree na Tayo. Nagbabalik po ang Mag-Agree na Tayo. Maganda po ang talakayan natin ngayong araw dahil pag-uusapan natin ang pag-aalaga ng kambing. Kanina nga, sinimulan na namin. At nauwi po kami sa pagkain. Dok Cora, may makakasama po tayo ngayong araw na magpapaliwanag ng mas mainam. Isa po siyang eksperto, kaya Dok, ikaw na magpakilala. Salamat, Amy. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Magandang araw po sa ating guest. Pero bago ko po ipasa, ay gusto ko muna kayong ipakilala. Ating pong panauhing resource speaker ngayong hapon ay graduate ng University of the Philippines na mula sa Magalang, Pampanga. Siya po ay tunay na eksperto sa pag-aalaga ng kambing. Sa ngayon po, siya ay technical consultant ng Paradise Ranch sa Clark, Pampanga at nagtuturo bilang faculty member sa Pampanga State Agricultural University. Siya po ay nagkaroon ng malawakang karanasan dito sa Pilipinas at maging sa Saudi Arabia dahil po siya ay naging divisional training manager ng isang malaking kumpanyang Almaray. Marami pa po kami ikukwento tungkol sa kanya, pero sa sandaling ito, gusto ko po munang ipakilala ulit si Dr. George Villamil. Magandang araw po sa lahat. Ando po kay nagpapasalamat sa pinagkaloob pong pagkakataon para po may share ko yung aking pong experience at nalalaman sa pag-aalaga ng kambing. Dr. George, kami nga dapat magpasalamat napaka-hectic ang schedule mo. Pagkatapos, napaunlakan mo pa kami. Kaya una pa lang, salamat. Professional pay, ha? Lista mo na lang sa tubig, ha? Patriotic duty daw, sir. Okay. Okay. Let me talk po about the goat industry ng Pilipinas. Actually po, matagal ng industriya sa Pilipinas, pero hindi ho ganong organized ang mga sektor nito. Ayun, Dr. George, sandali po.
alam po namin na yun nga eh, pinagsimulan nyo po ang ano to, ang career na ito sa pag-aalaga ng kambing. Ngayon pong hapon, baka po pwedeng unahin natin yung po mga kung paano po ang pagsisimula ng wastong kaalaman sa pag-aalaga upang kumita sa pagkakambingan. Ang una po sana naming tanong ay ano po bang klase ang industriya ng kambingan? Kasi po, kumbaga sa pag-aalaga ng baboy, manok, meron tayo diyang backyard, meron tayong commercial, meron tayong semi-commercial. So, ano naman po sa pag-aalaga ng kambing? Okay. So, ang goat industry po ay may tatlong sektor. Ito po yung backyard. Goat raising na ang alaga po ay mula 1 hanggang 5. Okay. Andito rin po yung semi-commercial, pero ng mga alagang ang bilang ng kambing nila ay from more than 5 hanggang 25. At ang pangatlo po ay yung commercial level, pero ng kanilang bilang ng kanilang mga alaga ay from 25 pataas. Sa kasalukuyan po, mas marami pa po yung backyard level sinusundan po ng mga semi-commercial. So yun po ang division nila. Dok, isa pa pong tanong. Masingit po ako. Alam ko pong mahaba ang ating talakayan. Pero interesado din po sana ako malaman sa dalawang klase pong sa pagkaalam ko, pag-aalaga ng kambing, yun pong pagpaparami para sa meat type at yun naman pong pagpaparami para sa dairy type. Ano po ang mas gusto ng mga tao? Kung yun nga po, dairy goats tsaka meat goats, mas gusto po nila yung meat goats. In fact po, sa inventaryo ng mga nag-aalaga ng kambing, almost kung po, mga maabot po ng 75% to 80% na involved sa meat goat. Bakit po? Ang dairy goat production po or farming, nagre-require po ng medyo may kalakihang investment, especially po pag sila ay pumunta sa commercial level na. Actually po, ang pinapayo ko po, especially sa mga beginners, ang dami po kasi sa mga OFWs na after working for 15 years, 20 years, nakapag-establish po ng pondo nila, o pang-kapital, eh gusto po nilang pasukin ng goat industry o goat raising. Ang isa pong kundito, ang nagiging advice po, actually po, may mga OFWs na sumasangguni po. Ang una ko pong sa kanila advice ay mag-start muna kayo sa beginner level sa backyard. Learn the ropes. At kayo ay dapat magbasa, pwede sa YouTube, i-Google ninyo, or magbisita kayo sa mga farms, goat farms na successful na. Para matutunan, huwag yung biglang laking ng project nyo. May naalala po ako isa na excuse me, na OFW, trabaho po siya ng 25 years sa Hong Kong, matandang dalaga na siya, nakaipon po siya ng sizable fund. Nagkonsulta po siya, ayun, binigyan po siya ng mga yung mga proyekto. Oh sorry, nang nasabi tutulungan siya mag-establish ng isang farm dairy tsaka meat goats. Hindi man po siya inabot ng mahigit, hindi man po siya umabot ng 2 taon, nag-fold up po yung business niya. Bakit po? Mortality. Okay. Dahil po mortality, hindi po muna niya na-establish yung market. Hindi yung mga kinuha po niyang mga trabahador niya ay mga kamag-anakan na hindi naman trained. Kaya nga po, isang tanong na lagi kong inihagis sa mga gusto mong pumasok sa goat industry ay una po yung meron bang ba silang sapat na kaalaman sa goat raising. Tapos, meron ba silang sapat na kapital para sa goat raising agribusiness. Okay.
Doc, excuse po. Speaking of kapital, alam niyo po, ang impression ko sa GoTracing, mura lang ang kapital. Mali pala ako. At saka, ang alam ko, very affordable para sa mga OFW ang pag-aalaga ng kambing. Ang naalala ko lang, sabi ng nanay ko, taga Santa Maria, Bulacan po kasi ko, wala silang hilig mag-alaga ng kambing dahil daw po ang kambing nakakaperwisyo kasi ay lahat kinakain. Meaning to say, wala naman siyang daily requirements. Eh yun pala, malaki din po ang kapital. Okay. Yes po. Kung sa backyard level po, doesn't require na masyadong malaking kapital po. Ito po ang ni-advise ko nga sa mga OFWs na nakausap ko. Nagsimula sila na 5 o kaya 8, ganun po, tsaka isang barako. Isa hong dapat, isa hong pinapayo sa kanila ay saan ba magiging site mo kung ikaw ay magbabackyard racing. Kasi nga, kagaya na sabi ni Dr. Occidental kanina, kung po kasing kambing eh, it's mainly browser po na lahat, mas gusto po nila na inaabot yung kinakain nila at kung mga yan ay nakawala, actually dito sa bayan namin sa Magalang, ang dami hong nag-aaway ng mga magkakapitbahay dahil sa paninira nga ng halaman. Yun. Pero wisyo nga ang tawag dyan ng nanay ko. May mga bandahan, ha? Eh, bandang huli ho, yung mga kambing niya, yung mga kambing nila nagkakawalaan dahil kinatay. Yung mga medyo... yung medyo may toyo sa ulo, kinukuha nila. Eh, yung iba naman ho, para hindi na nga makalakad, actually ho, sa mga kambing po ng College of Veterinary Medicine sa PSAU, pampo yun, nagbigay po ang BAI ng for pampo, breeding purposes, na 2 po. Eh, dahil yung tagapag-alaga namin na hindi mahusay, nakakawala po, nakakalabas sa perimeter ng universidad, ayun po, makikita na lang, i-report ng mga polis. Opo, pali yung paa, mga ganun po. Oh. So, yun pong isa sa kwan, sa kambing. However, sa semi-commercial at commercial po, talagang ito po yung mixture po ng intensive or extensive, meaning nakakulong po sila, but half of the day, pinapawalan. Isa rin ho na ina-advise ko sa mga gustong magkambingan at tinatanong ko siya, saan ka kukuha ng pakain ng kambing mo? Eh sabi nila, ang daming bakante lottery yan. Well, hindi po sustainable yun eh. In fact, isa po yun sa pinagmumulan ng sigalot, ng gulo, away. Eh, sabi nila, magkakasi rin. But eventually po, makikita mo kung gano'n ang sistema ng pagpapastol ng mga kambing, eh hindi naman ho, may tinatawag po kasi tayong desired gain in weight sa mga animals. Eh, hindi naman po tumataba. Nag-expect sila na tataba, lalaki yung mga kambing nila. But after 4-5 months, ganun pa rin, eh, wala palang kwenta, sabi. Bebenta ko na lang. So yung mga ganun po. So pinakamahigi po yung humingi sila ng payo sa mga technicians ng Department of Agriculture, whether municipal or provincial level po. Sa tingin ko po ngayon sa kasalukuyan, ang isa pong medyo unti-unting nagiging parte ng tinatawag nating sunshine industry ay pong dairy goat farming. Ang dami pong mga dating nag-ooperate ng mga commercial pig farms na nag-shift po. In fact po, I'm working with 2 taga-Bulacan po. Meron po silang malaking hatchery, broiler farm, layer farm, isang party po ng Bulacan. At may babuyan po, NIASF yung mga baboy niya. So ngayon po, nagpapatulong, nakakita na kami po ng lupay na tama po sa tatayuan niya, gusto niya, kambing, tapos baka, pero maghahiwalay pong farm. Kung po, yung nakita po namin dito sa Magalang para sa kanya is about 110 hectares. So, wow, laki naman nun. Malaki po. Oh, Doc,
Ibig sabihin, kinakalaman may 100 hectares ako bago mag-complete ka muna. Hindi naman po. Ito po yung commercial. Talaga pala malaki puhunan dyan. Doctor George, teka na. Ako yung nabibigla eh. Gusto ko mag-alaga. Sabi niyo, mas 75 to 80% ay more on meat type, okay? Mm-hmm. Anong mga lahi po ba yan na dapat namin bilhin? Pwede ba yung local lang muna, yung Tagalog natin, o mestizo na kagad? O ano po ba yung mga importe? Doon muna tayo. 100 hectares, hindi natin kaya yan. Doon po muna tayo sa backyard, Doc George. May-share ko lang po yung ko, naging very serious po ako doon. Ang buwan po pinakamaiging gamitin na breed po yung native breed, yung native kambing po natin. Bakit po? Mas sturdy po. Okay. Mas mabilis lumaki. Actually, pinaka-maximum weight po nito is 25 to 28. Exceptional po yan. Mm-hmm. However, yung may mga goat racers po, bakit goat racers na pag naka ligom na po ng sapat na eksperyensya sa pagkakambingan, napapatulong po silang humahanap ng breeder buck. Usually po, Anglo-Nubian or Boer, although hindi ko po ganong na-advise agad yung Boer sa native. Malaki po ang Boer eh. Okay. Eh, so yung mga na-experience ko po sa mga barangay sa field, nagkakaroon sila ng difficult kidding o distortion tinatawag po natin. So, pinaka-advise ko po ay upgraded na barakong kambing sa isang native po. Okay. Dok, ano po ba itsura ng native na kambing? Ang native na kambing po ay maximum niya yung 25 kilograms. 25. Horned, may kung siya. Iba't iba po yung multiple color po kuminsan. Kuminsan single color, itim, black, white. Medyo hindi po siya stocky. So basically, yun po ang panang native na kambing. Ang native na kambing po, hindi po mahirap hanapin eh. Actually, sa Nueva Ecija, dahil meron pong center doon, yung small ruminant center, na ang kanilang goal ay i-develop po yung small ruminant industry, marami pong mabibili yan. Dito rin sa Pampanga, sa Central Luzon po, maraming mga native sa Bulacan meron din po. George, putulin kita. Opa. Sabi mo, marami mabibili. Eh, gusto ko magsimula ng native. Magkano naman yung magiging pulang ko dyan? At saka halimbawa yung sinasabi mong upgraded. Si Ben upgraded, mistisong barako na. Magkano naman yun? Okay. Magkano? Yung pong mga pure native, ang live weight po ay about 150 to 158 pesos per kilogram. Okay? Yung po ang presyo nila. Pero, kung po pwede kang makipag-haggle. It may come to a point na yung po ibibigay nila sa inyo ng 140 per kilogram live weight po. Sa mga anong age? Mga anong age po yun? Yung gano'n, naabot na ng 20 kilos and above, na native. Kung po sila, naabot na po sila. Kung maganda pong alaga, hindi lang yung pakawala. Kung po, at the age of 8 to 9 months po, maabot po nila yung ganyan. Pero may mga exceptional cases po, pag inabot ng isang taon, maabot po ng 130 kilograms. But the best age po na i-purchase po is 6 months. Yung pong naawat na, yung pong nakakain na maigi ng damo, kumbaga matibay na po yung naturalesa niya. So yung pong mga ideal. At yung pong graded na buck o barakong kambing, ang presyo po noon ay mas mataas, maabot po ng 180 to 190 per kilogram live weight. At ang the best age po na bilhin nito, 10 months of age po, panin. Halos lampas na po sa age of puberty nila. At kung kayo po ay magbalak, mag-engage sa backyard goat raising, breeding, patining, the best po ay 6 months ang kukunin, mababae, at yung pong buck ay mga 10 months.
Eh kung halimbawa po, nag-iisip na hindi naman backyard, sabihin na nating semi-commercial, mga 5 to 6 po, edi safe na po ba yung isang lalaki at limang babae pag ganon? Ang back to doe ratio, yun po doe, alam niyo po, yun po yung babaeng kambing, ay one is sa akin po sinasuggest, so 1 is to 20 lang. Halimbawa, kukuha tayo ng 6 months, mga 25 kilos po kaya yan. Mahilig ko akong magkwente. Yan po magaling si Doc Cora. So mga negosyante. 20 kilos po. 20 kilos po kaya yon, safe na, Doc? 25 kilos ano yung po yun, mga 20. 25 kilos 20, po yung mga 6 to 7 months old. Opo, mga 25 kilos. Times sa sabi ninyo eh, lagay na natin sa 150. Eh di 3,750 ang isa. Kung mga bumili na lang, eh kasi mas mahal po ang lalaki, di ba? Opo. Kasi sa babae. Mahal nga pala kung bibili agad ng 20, dapat mga 10. At 37,000. Eh magkano naman po yung lalaki? Ayun nga po. 180 to 190 po per kilogram lab weight. At 180. Kung 10 months po, yan ay tumitimbang ng mga 40 kilos. Ah, plus 37,500. Okay. 10 babae, isang lalaki, mamumuhunan na sila ng 44,700. E di pag-usapan naman po natin yung magiging pasteurizing area nila. So, at saka bakod, opo. Location. Sabi okay. Pastulan. Importante ang all location. Diba? Oo, location. Okay. Anong klase po ba ang dapat? Kung po, una po doon sa pabahay ng mga yan, kung po, ang kambing kumpara po sa tupa, eh medyo pagtagulan po, o kaya yung taglamig, medyo madali po magkasakit. Ah. Po. However, kung maayos po yung inyong pastulan at yung inyong pabahay, eh maiwasan naman po yan. At dapat, yung tagapag-alaga, eh talagang may alam. Dito po sa Magalang, may mga goat racers na ang kanilang mga tagapag-alaga na nanggagaling pa sa Visayas, eh dinadala po nila sa College of Vetmed, pinapatraining. Kasi, may kasi nasabi sa mga gustong pumasok sa pagkakambingan, eh hindi pwede yung pawardi-wardi o hit and miss na kaalaman. Kailangan yung scientific ikaw. So, isa po yan. Housing po, meron po ako sa pinoron ko sa inyo na presentation ko, yung iba't ibang klase po ng low-cost housing. Sa iba nga pong parte, yung po nabisita namin sa pangalan dito, sa Cambodia, eh hindi po elevated eh, yung kanila. Sa lupa lang po. So dapat po at least elevated, magko-construct sila ng tungtungan. Opo, elevated po talaga dapat. Especially kung tagulan. Tulugan. Oh, tulugan po nila. Oh. At yun po yung nakabakod. Excuse po. Ano naman po yung ideal na lawak ng pastulan? Yung pong ratio okay. Ng... Alright. Ilang kambing po per meter? Opo, tingnan po natin to sa pasture... yung tinatawag natin space requirement po sa pasture area. Bawat kambing po, regardless kung male or female, ito po ay dapat per head, ito po ay dapat na pastulan nila is about 20 to 28 or 30 square meters po. Okay? Per head, oo. Per head po, yun po dapat talaki. At ang sa housing po, dapat naman... yung space requirement po nila sa kanilang tulugan o sa kanilang housing ay kung po, mga 8 to 10 square meters po. Kasi medyo po, malaki pala ang requirement niyang space sa Doc Sosi, kaya pala. Opo, para po ito sa semi-commercial at commercial. Kung tama ang tansya ko eh, kung mag-uumpisa tayo ng Doc Sosi ng mga 10 babae at isang lalaki eh, mangangailangan na ng mga 3,000 square meter eh. Ganon?
sa ideal space ng ambiente. Ideal. Tapos sir, magko-construct din pala tayo ng tungtungan, hindi pala siya po pwedeng sakitin din po pala siya lalo pag tag-ulan. Oo nga, pag tag-ulan. Tama, renovated po yung housing na yon. And then po do sa kinumpit niya 3,000 square meters. Part of that, pwede po ninyong kunin magawang forage garden. Oo. Forage garden. Hindi lahat po nakuhan. Kasi, in fact po, to be honest with you, isa po sa unang dapat na i-establish ng isang gustong mag-goat racing, yung po pasture area niya or forage garden. Yung magandang klaseng forage po, kasi we all know na ang small ruminant as well as mga ruminant, 70 to 80% dapat ang kanilang diet ay from roughage or fiber or forages or grass. Yun po. At marami naman po mga, kung eh, may mga madaling forages, legume forages na itanim po, basta lang nakabakod. Yun pong madre de agua. Madre de agua po. Oh. Po. Yan po ay napakataas sa protina. May yes. Thesis student po ako na pinag-thesis namin sa Tricantera. Eh, ang gaganda po ng mga naging kambing niya. So, madaling tumubo po. Napakadaling tumubo. Madali pong tumubo. In fact po dito sa yung bagong gawang daan sa Bundok Arayat, no, umiikot na. Magkabila po yan. Pinatam na namin ng Tricantera at saka po yung mga forage, legume forage na binigay po yung buto ng NDA at Bureau of Animal Industry. Eh, alawak po ng lupain ng pisaw. So, pinapawalan lamang po ng Juan. So, yun po ang Juan. Tinitingnan po. Kung wala naman pong forage, na definite na pagkukunan, walang pasture, isa po naman, po. That will lead to problem po. Yeah. Kasi nga ho, hindi ganong tataba o mag-de-develop yung mga kambing mo. Although, hindi magiging maganda ang laki. Opo. Medyo magiging stunted po. Dito po sa Magalang, meron pong pandito, gawain yung mga goat farmers, yung po mga tricycle drivers na nakaparadang haba po ng pila nila eh. Isa po sa mga sideline nila ay yung mga roadside forages or grasses. Kinukumpay po nila yun. At yun po, tinatali, ibinibenta. Ibenta so, sa mga pagkakambing. Opo, kumikuha po yun. So bali, dagdag kita po sa kanila. So, kaya po dito sa, especially po yung daan patungong Pisaw at saka yung lampas ng Pisaw, hindi po tinatabas yan ng munisipyo. Dahil alam po nila, pinagkukunan po. Maraming nag-aalaga ng kambing. Marami po rito, mga backyard. May dalawa po na semi-commercial at ngayon po they're shifting to dairy goat farming. Ayun, mag-shift ka naman sa dairy goat farming. Ang napaka-importante po na dapat mo nilang ma-establish market. Alam niyo, Doc Sosi, Amy, sa panimulan ng kwento ni Doc George, nai-imagine ko magandang ikampanya ito sa ano eh, sa proyekto ng mga pamahalaan natin, yung Balik Probinsya. Yes, napakadaing bakanting lote eh. Di ba yung mga OFW, imbis na makipagsapalaran dito sa syudad, eh, kampanya natin yan, no, Doc George? Ating palaga natin actually, yung tracing na yan. Opo, yung extension department po ng PSAU, kwan po, nakikipagtaya po sa NDA, BAI, at saka sa DSWD, mga, yung pong mga street families, nire-relocate po nila, binibigyan ng kaalagang kambing, native chicken, at baboy. So yun po, ang nakakatulong pong malaki. Nasabi ko po earlier na ang dairy goat industry ay papunta na rin na maging sunshine na industry po. Sa Tarlac po, sa Gerona, meron pong isang magandang dairy goat farm doon. Pag-aari po na Mr. Jeffrey Lim,
yung JSJ Goat Farm. Naunahan po niya yung mga kasabay niya na nagpumasok sa commercial goat farming. Ang kanya pong mga kliyente, yung mga pediatric hospitals, na ang mga bata na halos mga pasyente po doon ay affected po ng lactose intolerant, mga lactose intolerant po. Kaya yeah, kambing po, napaka yung lactose content po niya napakababay. Kaya para kagaya rin po ng gatas ng mother. So, importante po. Nasabi rin sa akin ni Mr. Jeffrey Lim na may mga doktor po sa St. Luke's, sa mga hospital Makati Med, na binabagsakan po nila ng gatas. Pero mostly po, ito ay binabagsak po nila sa mga gumagawa po ng mga delicacies at confectionery sa Pampanga. So, yung gatas po ginagawang pastillas, palagay ko rin siguro sa Bureau of Immigration, nagbigay din sila, nagbabagsak din sila ng gatas eh. Naalala ko yung pastillas eh, oo eh. Ibang pastillas naman yun. Hindi po, para mag-break lang natin. Babalik tayo doon sa gatas. George, babalik tayo sa gatas. Tama ba yung sinasabi nila na ang butter fat, yan ang nagpapasarap, at ang kambing, siya may pinakamataas na butter fat? Butter fat po. Actually po, yung butter fat po ng baka, okay, doon po sa kumpanyang pinagtrabahoan ko po years ago, po talagang in-extract po nila, ginagawang butter. At ako eh, kahit po yun eh, tinuturo sa amin sa kolehiyo noon, titignan kung paano nung gawa. Kasi po, ang butter fat content po ng baka, umabot lang po ng 3.5, 3.8. Pero ang kambing po, umabot po ng 4%. Galing ha? Basta po, maganda ang pakain. Bakit tinanong po ako ng mga misis ng mga OFWs na nag-field trip noon sa farm ng Almaray? Sabi, siguro binibigyan nyo ng panyan ng coconut oil kaya ang taas ng butter fat ng kanon. Akala nila doon nagagaling ang butter fat. In fact po, yung kung maganda ang pagkain mo ng forage, yung napier, yung tricantera lalo na po, yun po yung magbo-boost up ng butter fat content po ng gatas ng kambing. Ang JSJ Farm po, kung mapasyalan ninyo, pag po yan eh, meron po siyang supplier ng tricantera na tinatanim po sa bundok, mga katutubo po. So, employment po sa kanila. Kung yung magiging advocacy po ng grupo ninyo at ang grupo namin, yung pong goat industry, magandang i-involve po yung mga katutubo. Masipag po, at saka mga ito po, base sa experience ko po doon sa isang kliyente, they only collect, harvest po yung napiel sa gabi. Bakit po? Bakit sa gabi? Bakit po? Pampu eh, malamig po. At yun po nakakatulong po sa mga dairy goats as well as dairy cows sa kanila pong butter fat. Proven na ba yan? May research sa bang kanyan? Ba't di nyo pa gawing research? Kako po sa mga faculty member po ng Tarlac Agricultural University. Kung po eh, tinitingnan, pag tinest nga po namin yung butter fat ng mga dairy cow doon eh, mataas nga. Ano, baka empirical pa lamang po yan. Pero, kung po eh, mas prepared din po ng mga katutubo na sa gabi, kasi ho, yan, kahit na sila ay sanay sa kabundukan, medyo sensitibo po sila sa sobrang init. Okay, so, kailangan po ma-involve po. Secondary, Doc George, secondary na may posibilidad na tataas ang butter fat kapag kinain, yung hinarbe sa gabi. Pero ang primary reason, dahil kahit katutubo sila, sensitive din sila sa init ng araw. Opo. Kako nga, tsaka ako titingnan na pag ganun, niloloko mo ba ako? Pwede.
Pero sabi naman nung kanilang boss, eh kaya gabing gusto magganyan, eh hindi nababantayan, sabi. So, possible. Pero the best, sabi nga sa Tarlac Agricultural University, ba't di nyo gawing thesis yan? Baka sakali. Oo nga po. Oo. Diba? Whether, di ba, papers, pag hindi na yung nakahang, na pag may nakarinig, totoo ba yan? O so kung hindi totoo, at least maging documented. Okay. Now, going back po sa meat goats, yeah, po. Alam po ba ninyo na ang requirement po ng Arab communities at saka Indian communities dito sa Clark Pampanga area. Pag sinabi po natin Clark Pampanga area, in fact, maabot po yan sa Sparas, Zambales, at saka po sa Nueva Ecija, yung first western towns po nila na ang dami po dyan. Kuminsan po nagkakaubusan. Kinukulang po yung supply ng meat goats. Especially po sa kanilang mga okasyon. Eh ako po dahil nagtrabaho po ng matagal na panahon sa Saudi Arabia, ang ginagawa po sa kambing naman yung ginigrill po na sa unang amoy mo, maanggo nga po eh. Pero pag natikman muna, yan. Ay masarap. Masarap po. No. Ayan, napasok na tayo sa pagkain. Papasok na rin ako. Favorite ni Amy na part po yan. Yan ang favorite po part eh. No, enough na yung mga alagang kambing o kailangan pa nating mag-campaign para sa mga supply ng kambing para sa merkado. Yan po ang tanong po. Pero Doc, sagutin natin yan sa pagbabalik po ng ating show. Mag-agree na tayo. Okay po. Mag-agree na tayo. Mag-agree na tayo. Agree tayo. Nagbabalik po ang mag-agree na tayo. Kanina, iniwan ko po ang tanong, enough ba ang supply ng kambing sa merkado? Doc George, enough po ba? Ayan, kayo na kasi pinag-usapan nyo yan, nililitso na natin, niluluto na natin pang ulam, maliban sa gatas, kinakain po natin ang karne ng kambing. Enough po ba ito para sa atin? Okay. Para sagutin ko po yan, i-relate ko yung sitwasyon ng mga kapampangan dito sa Pampanga. Nung ako po'y bata, halos yung po mga kapitbahay namin, mga klasiko, may anggo yan, ayaw namin. Okay? Pero at this stage po, ang Kapampangan, isa sa mga pinakamalakas, voracious, ika nga, sa pagkain ng kambing. Lalo na po, yung papaitan, kaldereta, at sinigang na ulo ng kambing. Yun. Sarap yan! Lalaway po. ang kakompetensya na po ngayon ng mga Arabo at mga Indians at iba pa pong mga Arab nationalities ay mga taga-Pampanga. Ang Pampanga po ngayon ay meron pong patna eh. Okay? So, ang supply po ay kukonti. In fact po, merong sinita ang National Meat Inspection Service kasi po nagbebenta sila ng mga double dead na kambing. Hindi ko na po may mention kung yung mga may mention mga pangalan. Nasabi lamang po ng aking Brad na nasa NMIS. So, kulang na kulang po. In fact po, maski sa mga restaurant, sa mga high-end restaurant, yung Kapampangan cuisine, ang dami po, ang lakas po ng demand sa goat's meat. So, kailangan pong i-increase yung milk production, ng goat production. Yung pong mga middlemen dito, yung mga livestock traders, they go as far as Cagayan, Isabela, Ilocos, para lamang po makapagdala ng kambing dito sa Pampanga. But this is also true sa mga nearby provinces po. Si Dr. Noel Suliman, who is the president ng FGASPAPI, Federation of Goat and Sheep Raisers Association of the Philippines, Brad ko po yun sa fraternity eh. Sabi niya, Brad, pagtulong-tulungan natin sa Philippine College of Prominent Practitioners na maparami yung mga kababayan nating mag-engage sa meat goat racing. Primarily pong kanila meat goat racers eh.
Kasi po ang dairy goat farming, eh usually po yan ay turf ng mga may pera. Kasi malaki po ang involved na negosyo. Although, may mga farmers ang NDA, farmer cooperators, na meron, na binigyan po nila ng one or two heads ng pregnant dairy goats, okay, ang Glenubian sa Anen, Toggenburg sa Oberhasli, na ginagatas ng hand milking po, kinukolekta po nila yon. I think sa Bulacan po, I'm sure, kung aware po kayo, Dr. Occidental, na may marami pong dairy goat farmers na doon. Lalo na po sa parting Laguna, Batangas at Quezon. Now, paano po mapapa-increase yung production ng goats? Unang-una po dapat intensify yung relevant government agencies yung pag-identify ng mga potential grazers by training them, by giving them breeding loan animals. Dito po sa Magalang, Pampanga, dalawang po farmers po na bigyan ng breeding loan animals, mga buntis. So ngayon po, ginagawa nila dahil meron pong indifference yung mga Kapampangan sa maanggong gatas, ginagawa, minimix sa gatas ng kalabaw, which we discourage them. Mali yan. Inahalo po nila. Maling practice yan. Mas mahal po ang gatas ng kalabaw at walang aboy. Actually po, isa yun sa dapat na bigyang pansin ng NDA na ma-promote at saka maturuan ng mga dairy goat farmers kung paano ma-eliminate po. Ma-eliminate naman po yan eh. Kasi ang gatas ng kambing, kung po eh, nagtitake up ng scent especially. Excuse me. Yung po sa medial side, sa loob po ng paa, hulihang paa ng kambing. Okay? O kaya kung minsan po, nadala ng hangin yung nasa, yung kung po na, ang tawag natin dito, doktora, yung lambi-lambi na. Lambi po ang tawag doon. Napakalabi po, halos ang gagaling ang anggo ng kambing eh. Kasi buwan ko na ho yan kasi, nung ako pa ho ang dean ng college sa Betbet sa PSAU, sinubukan ko nga, ginanong ko, tsaka ako nilagay sa kan, manggo nga ako. So isa yun sa mga paraan. So yun po, para ma-increase po yung milk production. Ayun po. May follow-up question po ako sa tanong ni Amy. So, para indirectly talagang sinasinagot ninyo na kulang pa ang production ng kambing sa Pilipinas dahil sa paparaming potential at sa nagkakaroon na ng awareness na masarap kainin. So, ang follow-up question ko po doon, edi mga matagal pa, no? Madami pa tayong tatrabahuin para i-encourage ang mga magsasaka na gumawi naman sa pag-aalaga ng kambing. Ang isa po bang future potential nito, may posibilidad po ba tayo na makapag-export din sa mga Middle Eastern countries? I'll be honest with you po, ano, nung nasa Saudi Arabia po ako, pag ako po ay nadadaan dun sa port area nila, and especially pag malapit na po yung Ramadan, yung Eid, at saka yung Hajj, kikita ko po, napakaraming barko ng kambing at tupa na galing sa African countries na tinadala po doon. Okay? So I don't think na makapag-supply po tayo. But who knows in the future? Ngayon, ang Thailand din po, nakita namin yung goat industry na kumpara sa atin, mas developed po. Vietnam, Cambodia. In fact po, yung UP College of Betmet sa Los Baños, may faculty member na pumunta ron, in-invite sila para tumulong po sa developing the livestock industry nila. Yun po siguro, mga breeding animals. Kaso po, I'm not sure kung matutugunan po natin. Dito lang po sa parting region 1, 2, 3, even 4, napakalaki po ng demand.
yung pong, I'm sure aware po si Dr. Apora yung press options. Mm. Pag-aari po ni Robert, Doc Law. Robert Law. Abe, ako po ay bumibili ng kami para kaldirete. Sa 10 beses ko pong pagpunta ron, isa lang po ako nakabili. Kung po eh, nalilimas po agad, bibili ko. Wow! Kaya, kaya po ang Monterrey ngayon, o yung po ng meat shop po ng Monterrey nga ba yun? Ang San Miguel. Apo, tama po, Monterrey. Monterrey po yun. Baka, tsaka kambing po. Ang bilis din pong pan, maubos sa kanila. Mm. But ang press options po, ang marabilis maubos po sa kanila. Pan, kambing. Kaya si Doc Law yata, may pinapadevelop siya na may product development po sila na yung mag-re-raise na rin po. Ah, oh, akala ko mag-re-raise na rin siya ng goat eh. O nag-re-raise na rin po siya. Meron na rin siyang goat racing. Hindi, kung po, sinubukan po niya kaso eh hindi po siya nag-prosper. Kaya ang ginawa po niya, in-repair ko po siya doon sa mga goat racers na katutubo dito sa Pampanga. Siya po, sila po nagsusupply. Para po kan, may tawag nito, para may kabuhayan po yung mga natutubo plus yung mga ibang farmers po na nag-aalaga ng kambing. Sa mga specialty restaurant din po, specialist sa Fields Avenue, magugulat po kayo at may mga Australiano at mga foreigners, makikita kung makahigop ng sabaw ng papait. Papaitan. Australiano ba ito? So, local consumption muna. Mukhang matatagalan pa bago ma-feel. Opo, pero kung mag-export po, I'm not sure. Doc George, ito ha. Yes, po. Parang usapang kalye. Tingnan ninyo, bakit ang industriya ng pagkakambing ay hindi maparami? Hindi naman kinakailangan magpa-seminar o sa akin ha. Dahil parang sa baboy. Bakit yung sa baboy? Boy, dahil alam nilang profitable yung baboy, alam nila yung profitable yung may backyard na layer siya. Ang tagal na po ng industriya ng pagkakambing. How come na hindi natin ma-augment yung requirements? Sobrang liit po eh. Ano po ang anong kinakailangan at bakit? Siyempre ang tao, yung mga farmer gusto nila kikita ng malaki. Oo, diba? Bottom yung profitable. Line. Eh. Bakit? Baka naman mag-aalaga, wala naman din mangyayari. Malaki ba okay kita diyan? Para sa concern po, walang kita if managed very well. Okay? Kaso po, ang isang drawback ng mabilis na pagdayin po ng mga kambing, ay yung pong source ng forage. Yun. Pasture area po. Yun sa talaga akin. Yun tingin ko, yun ang main problem. Ano po? Source na yung kakainin. Na hindi naman pwede magbigay ka ng feeds dahil mas mahal po yung grains. Tama po ba? At saka hindi lamang po mahal, Doc, kung po ito eh. May pagsumobra po ng 3 to 4% ng body weight ng kambing ang pinakain na concentrates. Magbo-bloat. It will lead po sa rumen acidosis. Kagaya rin po sa baka at kalabaw. Okay po. Okay. Bukod sa mahal po, hindi po magpo-prosper. Pangalawa, kung po eh, yung mga middlemen. Okay. Bibilin nila papakilin na ganyan pagkatapos. Binabarat. Kaya kayo yung mga farmer, binabarat po. Binabarat. O kung minsan, ang gawa po ng mga ito, especially sa mga katutubo, o bibigyan kita ng pang-capital mo, dadalang kita ng graded na goats, school mo dahil malawak pong pastura sa bundok eh. Ang kaso naman po, sa mga katutubo ay mga nasa naninira sa hillside. Kwan po eh. Yung pong especially dito po sa Mesacobia area. Kwan po, ang dami na pong may squatters ka. Ninanakaw yung kanilang mga kambing. So, yung pao ang isa. Madaling nakawin. Yung pao isa. Madaling nakawin eh. Di po ba? Nagala-gala eh. Kaya ako po eh, sa kami po eh, ang dami rin pong kambing na nawalan dahil, sabi nga nung anak ko eh, bakit ganyan na lang ang kambing natin, tapos sa kanya.
Nag-abroad, Dad. Nag-abroad. Ibig sabihin, wala na. Wala na. Yun po, pero pinaka number one na problem po dyan. Source po ng forage. Source ng forage na madaling nakawin. Market po. Kung ang mga goat raisers ay didirekta sa mga specialty restaurant, sa mga bar bistro, sa fields, hindi po problema ang market. Of course, sakit. Isa po yun sa mga dapat na bigyan pansin ng mga goat raisers. Kung sakit nila, especially po yung sa bulate, doon po nalang ako ko sa pagkain nila. Ano po ba? Maling pamamaraan ng pag-aalaga, kagaya po, yung mga native na does, papabulog po sa purebred na boer. Pag nanganap, eh warat yung labasan ng bat, ng pambing. So, malaki kasi, oo. So, yung mga ganun po. However, I am encouraged po ng mga kababayan natin, especially po yung mga OFW na may mga lupa sa gilid ng kabundukan, sa Sakobia, na unti-unti po na dumarami kanilang herd. Sabi, and of course, kailan din po ang assistance ng BAI at saka NDA. Kasi very rampant pa rin po rito. Si Kapitan, siyang tatanggap ng mga breeding loan animals. Dispersal. Pipirma siyang, papipirmahan niya yung kanyang mga kamag-anak. Tapos, gagawa ng report, kakutsaba yung technician, ayun. Yung mga so, sad realities na mo. Yung pong medyo nakakalungkot. Ako po, yung nagkaroon ng problema sa NDA, na mahagi po sila ng mga breeding loan animals dito sa Magalang. At yun po ang nag-guarantor si... Basta may nag-guarantor okay na po. Doc, okay na po yun. Puputuloy ko kayo. Amy, alam mo ba, nung estudyante ako, hindi ako maniwala, meron palang tinatawag na hardware disease. Hardware disease? Oo. Oh, tama po ba yun, Dr. George? Dr. George, ayan, hardware, may, di ba sa malapit sa inyo, may hardware, nagbibinta ng plywood, simento, di ba? Dr. George, pakinawalag mo nga yung hardware disease. Opo. Yan, may bago yan naman ako input. Sige. Nung pre-vet pa lang po ako, pre-vet student pa lang po sa UP, pag ako po eh napapasar sa college proper po, narinig mo yung hardware, ba? Anong magkaka-hardware yung baka o yung kalabaw? Oh. Yung po pala, farmer's term. Apat na compartment po yung chan. Yan. Ng ruminant. Okay? Yung pong reticulum, pinakamalapit po yung sa diaphragm. And after that, ando dun po yung puso, pericardium. Okay? Dahil po sa kapabayan kumisa ng mga farmers sa pagsasakate o kaya pag binibail na nila yung forage, alam po nyo, Doc Sosie, yung bail, ano po? Okay. Ama. Noong una po, noong mga 60s, 70s, 80s, hanggang 90s, ang ginagamit na bailing material, kung po, wire. Ngayon, pag binail po yung pan, may kinakalawang, sumasama po sa loob yun at kinakain po ng baka. Ang baka ay kain ng kain lang yan eh. Di ba? Pasok muna ng pasok, di ba, doktora? Tapos mag-eruptate, lalabas. But then, naiiwan doon sa loob yung wire. Tapos po yun, mag-boomog po hanggang pumunta ng reticulum. At ang pinakapaborito po nilang location sa ruminant stomach sa reticulum. Eh pagka nagko-contract yung rumen, hindi yun na-focus. Eh dahil matalim po yung alambre, putusok, papasok sa puso. Kaya tawag po nila is traumatic reticulopericarditis. Pericardium, yun po yung balot ng puso, di ba? So ganyan po na hardware disease. Yung iba naman po, pako,
Yung mga nakakain. Kaya pala hardware kasi lahat ng nakikita sa hardware, nakikita dun sa chan. Yes! Yun! Galing! Alam mo na. Yun! May solusyon naman po dyan eh. May solusyon. Meron po tinatawag nila cucumber magnet. Cucumber. 14 cucumber maliit. Kaso magnet po yung nakapalod sa kanya. Yung po pinapasok nila, mga pag 6 months old, pinapasok po. Para yung pong kain nila na wire, didikit po doon. Napakalakas na magnet po. Although hindi 100% na effective po. Kasi meron po akong mga na-autopsy na affected ng hardware disease. Meron silang rumen magnet. Pero lalong lumaki yung problema. Kasama yung magnet sa loob. Kaiwan. Ginagawa ng paraan eh. Siyempre, nanghihinayang ang may-ari. Dr. George, mismanagement ba yan? Cause ba yan ng mismanagement? O sobrang laki-laki, di ba? Well, you can consider na mismanagement kasi yung mga nagpapakain sa baka, kung saan ako nagtrabaho dati, din eh. Yung feeder mixer, kung po yan, yung tinatawag na moor lang, feeder mixer, meron din pong magnet sa loob na pwede mong maitaas pagkatapos ng mix. Makikita mo, nakadikit po lahat ng alambre, pako, tornilyo. Oh. So, part po yun ng management. Ngayon sa mga maliliit naman ng mga farm, sa mga farmers, kumisan po, dahil hindi sila aware eh. Kailangan po sila siguro na maging aware. Sabi ko nga kay Dr. Soliman ng Philippine College of Prominent Practitioners, rather, ang daming sakit na pwedeng maremedyohan, maprevent through education ng mga farmers. Apo. Yan po. So, and dito po sa kambing, pagkakambing, kailangan din po yan. And particularly po yung forage development. Meron po rito sa Magalang, Pampanga na kaya po siya nag-survive sa kanyang mga baka, kalabaw at kambing at tupa dahil po yung 3 hektare niya na rice farm. Sabi po sa ito, hindi naman kumikita ang palay ko ito. Binabarat kami ng mga traders. Hindi gawin ko na lang. Gawin ko na lang na forage. Pwede i-convert. Ano, Doc Sosi? Oo. Convert po niya. Saking encouragement yan dito sa ating mag-agree na tayo. Mababa ang presyo ng palay, di ba? Oo. Wala pang alaalaga. Ang bilis pa dami. Oh. Actually nga po, yung isa kong nakausap na rice farmer dito sa may Ayala, Magalang, Pampanga, meron po siyang 8 hektarya. Dito po, ang isa sa mga kabuhayan ngayon ng mga farmers na hindi kumikita sa pagpapalayan, silage making. Yun! Silage making and trading. Mas magiging mutual yan sa mga goat racers. Hindi lang po sa goat, pati po sa pan. Yung pong isang beef cattle patenting, breeding patenting po rito. Yung may-ari po ng dito po sa may Santa Maria Magalang, namatay na po siya. Kaya pinagbilinan yung anak, huwag ka nang mag-aalaga ng baka. Magtanim ka na, contract growing ng corn. Kumikita ho. Pina-arkilay niya, taga Bulacan nito, doktora, si Richard Fernandez. Meron siyang 30 heads of cow at saka mga kambing. Ang nagsusupply ng pakain niya, yung may-ari po ng sauce farm. Kumikita. At ang ginagawa po, ito po yung isa sa mga kinakampaign ko eh. Pag nagkukondak kami ng seminar sa mga livestock farmers, convert nyo na lang ng corn plantation ng mga yan. Tapos si silage. Kaya po yung sa Mexico, Pampanga, 3 bayan po ng trabaho, ang negosyo po ngayon ng mga farmers na nalugi sa sugarcane at saka corn, silage making. Nako! Maputol po kayo dyan, Doc George, Doc Sosi, Amy, may naisip na naman ako. Yeah, maganda kasi yan. Kasi nasabi ni Doc George na yan.
Pwede tayo magkaroon ng episode na ganyan, yun, Amy Cora. Yun po. Yung silence making. Yan naman yung focus natin. Ang title natin yan, ang veterinaryong dalubhasa din sa silage making. Maganda. Opo, ang dami na po naming nainganyo na mag-convert. Kaya ngayon po, nagsusupply sila sa mga dairy farms sa Batangas at Laguna. Mm-hmm. Silage po. Pwede. Opo. Kaso ko lang, sabi ko sa kanila, yung quality control. Sabi ko nga kay Director Domingo ng BAI, Doc, yan ay feeds, kaya dapat sumailalim yan sa feed. Feed regulatory ng bahay. Oh, yeah. Kasi nga ho, yung isang pandito, beef cattle farmer, binentahan niya isang truck, yung tipper po ba yun? Tabi, naulanan pala yon. So, paano kakainin ng baka? Ang baka po pag naamoy niya yung pang-amonya, pag nabasa po, ay napakasama po ng amoy. Dahil pa po yung amoy ng yung masansang na namatay na ko. But then, it's a good business po. Abo. Yan, may opportunity para sa ating mga kasamahang magsasaka. Dok, kulang ang oras natin, pero sa ating mga manonood, wag po kayong mag-alala kasi meron kaming part 2. Abangan niyo po yan bukas. Doc George, makakasama ka namin ulit bukas. Doc Cora, Doc Sosi. Yes. Nakakalungkot, pero kailangan muna natin maghiwa-hiwalay. Maganda ang usapan natin. Babalikan natin yan bukas. Okay po. Dito po yan sa mag-agree na tayo. Mag-agree na tayo. Mag-agree na tayo.